Alright, what is up mga idol? Welcome sa panibagong video. So yun, eto na tayo ulit mga idol. So matagal-tagal din ako hindi nakapag-upload. So meron tayo dito ang Wave Alpha na may EMAC na. So patok. So ipababa natin to mga idol. Alright, so sundan nyo lang yung video na to para makita nyo kung paano gagawin natin. Okay, ito na yung Wave Alpha 100 natin na kulay dilaw. So, luman-luma na ito mga idol. Yan. So, ito ang problema niya mga idol. Yan. Tagas yung langis. Yan. So, may tagas yung langis dito sa tappet cover. Yan. Yan. Yung dalawang yan, papalitan na natin yan mga idol. Alright. Kasi, ano yan, pit-pit na yung oil seal. Ah, yung o-ring pala. Yan. Tapos dito, basang-basa na dito. Yan. So, yun ang papalitan natin. Tapos, check natin yung makina. Okay. So, yan. So, maririnig nyo naman mga idol sa video. Maingay ang makina. So, merong maingay sa loob ng makina. So, yan yung aalamin natin mamaya. Okay. So, pag nabuksan na natin to. So, unahin natin dyan buksan yung clutch side. Tapos yung magneto, papahuli na natin yung makina na ibababa natin. So pangatlong bubuksan natin yan, hugutin natin yung head. Alright. So titingnan natin yan. Nakalusin natin muna yung tambucho, tapos yan mga fairings. Para maluwag, madali tayong makapagkalas ng makina. Nakalusin natin yung mga fairings. Alright. Nakalas ko na. Ayan, nakalas na yung footrest, yan yung tambucho at yung kicker. Ayan, yung kickstarter. So next, ito naman, ayan, so maluwag na. So, ito yung kalasin natin yan. Ito, tornilyo, wala na. Siguro lost thread na yan. Yung isa maluwag. So, siguro yung dating nagbaba nito, napuwersa yan, kaya na lost thread. Tapos yung isa, hindi nahigpitan lang. Ayan, so kakalasin natin muna yan. Ito, yan. Kakalasin natin, tapos bubuksan natin. Titingnan natin kung alin ang may problema dyan. Tapos ito, kakalasin na rin natin mga idol. Okay, so ito naman, next natin susunod dyan. Kakalasin din natin yung mga wiring. Yan, wiring ng gear indicator at saka ito, wiring ng stator. Kailangan natin kalasin yan. Tsaka itong wiring ng ating itong starter motor natin or yung starter solenoid. So, kakalasin natin yung connector dyan. So, kakalasin natin yan para madali tayong makapagkalas. Yan. So, nabuksan na natin yung clutch side mga idol. Ito na. Yan. So, yung clutch assembly. Ni-skip na yung mga video mga idol. So, kung gusto mong makapanood ng complete tutorial o kaya complete DIY ng video, so, visit ka lang sa channel ni Idol Palapaan Genre. So, nandyan lahat yung step by step kung paano magbubukas at magbababa ng makina. At kung paano rin magbabalik ng makina sa iyong motor. Ayan, so ito na yung magneto. Ayan, sa magneto side. Tsaka yung timing chain yan, kinalas ko na rin para madaling mahugot yung ating head. So, pinahuli ko na yung head, pangatlong babaklasin kasi mawawala yung compression. Ayan, para madaling iikot o madaling kalasin yung ating clutch assembly. Para hindi sumasama sa pag-ikot yung crankshaft. Alright mga idol. Ayan, so ganun ang ginagawa ko. Para hindi mahirap kalasin. Alright. So yun. Ayan, yung makina. So meron lang dalawang tornilyo yan. Ito at saka yung isa na yan. Alright. Yung connecting rod. Walang tama naman eh. Nakakita ko na. Na-check na namin. Ito may problema mga idol. Yan. Yung main bearing, yung side bearing. Maluwag ko. Yan. Umiikot. Tapos yan oh, may ilog. Yun oh. Umaalog. Yun ang umiingay pag umaandar mga idol. Kasi kapag umaandar,
ano siya, nag-i-slap dito, parang piston slap din yung nangyayari. Problema dito, parang lagutok ang tunog niya, hindi yung naginting na tunog bakal talaga, na pagka yung connecting rod na may tama, mas malakas tunog bakal talaga. Ito kasi lagutok, iba kasi yung tunog ng lagutok pagka yung ano, aluminum at saka yung bakal na nagtatama. So kaya kapag umiinit, lalong lumalakas yung ingay kasi dahil dito. Pag umiinit kasi, mga idol, yan, bumubuka pa to, lumalaki pa. Yan, malaki pa tong aluminum, bumubuka, kaya lalong lumalakas. Ngayon, bababa ko yung makina. Che-check ko kung nakabili na ang bagong bearing. Che-check ko kung ano. Sisikip yung bagong bearing dito. So, kapag maluwag pa rin, ito ang may problema, yung crankcase. Yun. Alright. Ito na, mga idol. Crankcase. Ayan o. Luwag. Tapos, maalog yan. May alog na kapiraso dito sa gilid. Yan. Luwag. Tapos yung bearing nito sa loob, makalog na. Ito yung loob. Okay, so skip ko na ulit, mga idol. Nilinis ko muna yung crankcase. Tinanggal ko yung mga putik at saka mga langis. Yung mga dumi-dumi dyan. Okay, lahat na ng parts, nilinis ko na. Alright, so nakabili na ako ng bagong piston set. Yan. Pang XRM110. So ngayon, ipapareport kasi natin yung block. Kaya ang binili ko is 0.25. Yan. Plus 0.25 mm. Ito, yung bago. Yan, may nakasulat naman dito, mga idol. Pag binili mo yan, may nakasulat dyan, 0.25. So, mas malaki ng kapiraso ito compare dito. So, mas mataba. Gusto mo malaman, pag bumili ka sa mga shop, may mga caliper naman dun. Sukatin mo na lang. Ayan. So, dito mo susukatin. Yan. Mas maganda kung ang gamit mong caliper yung bakal. Yan. Ito ang sukat ng stock ay yan, 49. Wala pa siyang 50 mm, eh. Hindi siya kasukat, hindi siya talaga katapat dun sa 5 yung 0. Bilangin natin 49 point. Ito yung tatlong guhit, nakatapat siya sa 6 yung gitna. Yan, tatlong guhit, tapos yung gitna babasihan natin kung saan nakatapat. Yan, tatlong guhit na magkakatapat, tapos yung nasa gitna, yun yung bilang 59.6. Alright, yun. Tapos ito yung bago. 49.6 pala. Ito mas malaki na kapiraso. Yan, so nakatapat siya sa 50. Yan, sakto. Sakto siya sa 50. So 0.4 pa nga yun, 0.4. Hindi siya 0.25. Yan. So pag sinukat mo din naman dito, yan, pasok. Pero hindi tumutuloy kasi mas, yan, mas mataba ito. Pero dito, yan o, pumapasok.
Yun. Ito. Sumasabit. Yan. So, papareborn natin. Siguro yung honing lang to kasi konti lang naman eh. Honing lang. Hanggang sa maipasok to. Alright. Yun. Punta muna ako sa machine shop mga idol. Okay, after 1.5 hours ng paghihintay kasi may mga nakapila, tapos na. Ito na, na-reborn na yung ating block mga idol. Swak na yung ating piston sa block. Alright. Next, so ito naman ating crankshaft. So, yan, napalitan na yung bearing at saka yung connecting rod. Connecting rod bearing at saka yung pin. Yan, so nakikabit na. So, ito, ina-align na lang niya para hindi ma-vibrate yung crankshaft. Alright, mga idol. Yan, so nakakabit na yung makina. Nakasampa na. Clutch assembly, block, nakakabit na rin yan. Piston, nakakabit na rin. Alright. Magneto, ay kakabit pa lang. Hindi pa nakatornilyo pero nakasalpak na. Ah, hindi pa naka-nut. Hindi pa nakalaki yung nut. Ayan. Alright. Ayan. So, papalitan ko yung valve seal. Nakabukas ko lang ng head. Valve seal. Kaya lang, may sorpresa. Ito. Ito yung mga idol. Alright. Kanto-kanto. Puro may sulok na. May dalawang kanal na yung ano, yung isa. Ito. Lalim, no? Alright. Itong isa. Tapos yung camshaft. Matulis na. Yan, no? Alright. Tapos ito, dalawa na yung ano. Dalawa na yung tulis. Alright. Sira na din to. Yun. Maluwag na rin yung bearing. Alright. So, ito. Assembling ko na muna to. Hindi ko alam kung ano gagawin dito. Papalitan lang din siguro. Alright. Palit camshaft at palit rocker arm. Yun. Gusto nyo mapanood yung mga buong makina kung paano magbaba at magbaklas, magkabit, magbuo. So, visit nyo lang yung channel ni Idol, Palapakan Genre. Yung. Yan, yan yung channel niya. Alright, madaming ano dyan, video kung paano magbuo ng makina at magkalas ng makina. Yun. Alright, shoutout sa Idol. Okay, so in-skip ko na ulit yung video mga Idol. Yan, buo na yung makina. Testingin na lang natin to. Tapos mga idol, sa head, yung lamang loob ng head, so binalik ko lang ulit kasi kulang na sa budget yung may-ari. So next time na lang daw namin papalitan. So mag-iipon daw muna ulit. Alright. Nahingi pa rin yun eh. Rocker arm. Diba nung tama. Ah, yung primary clutch. Makatok-tok-tok-tok. Timing chain, malagitik pa rin. Kulang sa budget, kaya yung... Alright, mga idol. Pero wala na yung sana. Nakatok sa makina. Sa connecting rod tsaka adjust ko na lang siguro yung ano, yung camshaft ay yung rocker arm. Isasagad ko na lang yung top eh. Para mabawasan na rin yung lagitik ng head dito sa loob ng head pala. Yun. Alright. So ito na mga idol, tapos na tayo. Okay, so kung hindi ka pa nakasubscribe mga idol, pakiclick na rin yung subscribe button dyan sa baba at saka yung notification bell, so para lagi kang updated sa mga i-upload kong video na tungkol sa motor mga idol. Alright, thank you for watching as always. Ride safe, stay safe, stay faithful. God bless mga idol.